Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man tayo sa mundo. Bago ang lahat, palakpakan muna natin ang ating mga sarili. All right. Alam ko naman po na hindi maganda itong ibabalit natin na ngayon, mga kababayan, kasi tungkol po dito sa labas ng ating bansa. Ayon po dito sa balita, pagdukot ng ilang Pinoy sa Israel, kinukumpirma pa ng Philippine Embassy. Sana wala po naman nangyaring ganyan, mga kababayan. Sana haka-haka lang yan ng mga nagre-report. Titignan pa ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang unconfirmed reports na ilang Pilipino umano sa Israel ang dinukot sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng Israel troops at grupo ng Hamas. Talagang matindi ang kwento na panood ko niya sa TV, yung mga nangyayari ngayon sa ano, sa Israel. Biro niyo yung boundary, yung bakod mismo ng Israel, ginamit ang bulldozer para gibahin yung bakod papasok ng Israel. Ang daming mga sinusunog na mga gulong, kung ano-ano pa. Tapos nagbabatuhan. Tapos makita natin yung mga rockets na lumilipad. Yes, ganyan po kasaklap, ganyan po kalala ang nangyayari ngayon sa bansang Israel. Kinumpirma naman ni Israeli Ambassador Ilan Fass na mayroong kinidnap ang Palestinian Islamist group na Hamas. Kabilang dito ang isang Thailander. Subalit wala silang natanggap na ulat kung may Pinoy na kasama dito. Hopefully wala. Nanawagan po naman si Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Affairs Eduardo Jose de Viga na mga Pilipino na may kamag-anak sa Israel na kaagad ipagbigay alam sa kanila kung mayroong silang mga kaanak na hindi na makontak. Ayan po. Kailangan na ipagbigay alam agad, mga kababayan, sa Department of Foreign Affairs kay Undersecretary of for Migrant Affairs Eduardo Jose de Viga. Sinabi naman ni Overseas Workers Welfare Administrator Ignacio na nakatutok sila sa natayang 200 OFW na nakabase sa Gaza Strip kung saan nagpaulan ng rockets ang Hamas. At hindi talaga doon, makita niyo yung mga lumilipad-lipad na rocket. Kaya sa taas, napakarami. Sinabi naman ni Ibigan na handa ang DFA or Department of Foreign Affairs na magsagawa ng repatriation sa sandaling hilingin ito ng mga OFW sa Israel at kung kinakailangan na po. Simula kahapon ay isinara na rin ang imbahada ng Pilipinas sa Israel at maaaring tumawag na lamang sa emergency number na 972-54-46-61-188. Ulitin ko po, 972-54-46-61-188. Yan po ang emergency number ng imbahada ng Pilipinas sa Israel po. Sa kasaysayan ng Israel, ito na ang pinakamalaking pag-atake ng ginawa ng Hamas sa nakalipas na ilang taon, kung saan tinatayang 250 katao sa Israel ang nasawi. Grabe. Dahil dito, kaya nagdeklara ng State of War Alert ang nasabing bansa, habang nangako naman si Prime Minister Benjamin Netanyahu na gaganti sa nasabing teroristang grupo. Sana po matigil na yan, hindi na po lumala kasi ang dami ng gera sa mundo ngayon. Diyan pa yung Ukraine, Russia, kung saan-saan pa. Mga kababayan, pagdasal lang natin yung mga tao doon, yung mga kababayan natin po, para naman ligtas sila sa mga ganyang pangyayari sa bansang Israel. Salamat po ng marami, again George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload.
na video. Salamat po ng marami.